Ang pangarap ko maging pulis talaga kahit bata pa ako. Kasi lolo ko pulis eh. Wala na ako ibang alam na trabaho na isipin kong pangarap ko yun lang talaga tinatakot sa sarili ko. Malay mo, balang araw. Makapag-aral ako, may mapag-aral sa akin, ganun. Maging pulis ako. Siyempre, alam ko na yung diskarte na magnanakaw. Alam ko na yung diskarte ng mga kriminal. Kaya ko na sila hulihin. Kasi ganito dati ginagawa ko eh. Ang tawag sa kanya, Santo. Sabi ng iba, gago. Tatawagin natin siyang Pedro. Hari daw ng hamog, ang kalsada ang kaharian. Mulat ang mata, mabilis ang paa. 14 anyos siya nang unang naglayas. Araw-araw daw binubugbog ng ama. Nagugutom ako. Hanggat isang araw, lumapit yung tropa ko sa akin na isama ka sa amin, gusto mo magkapera. Sinama na ako magnakaw, mga hold up, mga snatch, lahat bahay. Hanggang nasanay na ako. Yun, wala akong kaligayan, sarili ko lang tinutulong ako, nakakasawa rin. At dahil sabi ni Jesucristo magsisi at magbago, sinundan niya ang kapalaran hanggang sa kahabaan ng Kaling C5. Pagbaba ko rin sa mga ilalim na ito ang mga batang hamog. Yung mga batang hamog na nakatira sa ilalim, tulad mga madudungis, nagra-rugby sa kalye. Kaya hamog na hamugan kami. We call them children in conflict with the law. Meaning, itong mga batang ito, meron silang suliranin sa batas but not necessarily na may kasalanan sila or guilty sila of the offense being charged of them. Hindi ka pa kontento, hindi ka pa kontento, hindi ka pa kontento sa eksperimento. Nakita ko sila ron, parang sabi ko ito na lang yung misyon ko, natulungan ko na lang sila para man lang mabawasan yung mga kasalanan ko. Naging masaya nga ako nung nakasama ko sila lahat. Nalagaan ko sila. Mga sabi ko, dati naman ako magnanakaw eh. Sama ko na sila sa diskarte. Lahat ng diskarte. Akatrak, pagnanakaw ng bakal sa SM, pagnanakaw lahat, binabaril kami. Sila ang pamilya ni Pedro. Mga tambay at palaboy. Ang mga naabusong anak ng mga hiwalay na magulang. Para sa mga batang hamog, si Pedro ay papa. Ang tatay na sandigan sa gumuguhong mundo. Parang ama na rin namin yun. Kasi siya pinapalamon niya kami. Kaya mas mahal ko pa si Papa kaysa sa mga iba. Iwala niya na nga daw po yung magulang niya para sa amin lang. Kasi po, minsan wala po kami makain, sa kanya po kami pupunta. Ano po, turing po namin sa kanya tatay. Pag ano po, umakit po siya ng truck, tinutulungan po namin. Si Pedro ang nakatatanda, 19 taong gulang. Lahat ng mga batang tinatawag niyang pamilya ay bata sa ilalim ng batas. Pagising ko sa umaga, wala kaming pera-pera dahil pinakain namin gabi. Hanap kami ng diskarte dyan, di kami titigil hanggat wala kaming nananakaw na bakal sa SM. Kahit binabaril na kami papasok namin yan, basta inisip ko pang kain namin. Habang may traffic, may pera. Binabato lang nila yung pinto para hindi bumaba yung truck. Tapos yung open po na truck sa likod, yung pinagat ko. Nag may mga tubo, kaya bakal, mga scrap nila. Tep yun. Krimen yun. Responsibilidad ng pulis yun, nahulihin yun. So, hindi naman gagawa ng krimen pag nandun ng pulis. Pag traffic po, kahit may mga pulis, marami ng survey. Bumababa po kami dyan, kahit dalawa lang kami, tatlo lang kami, lalo na ako. Sila lang priority ko, mga bata, mga hamog, mga lahat ng kasama ko. Di ba lang ako lang mahuli, wag lang sila. Di ba lang ako mabaril, ako lang mamatay, wag lang sila. Ngayong gabi, siya ang may-ari ng syudad. Magtrabaho man ako, kulang pa sa amin lahat. Wala rin mangyayari. Ng dati parang hari kong maglaka. Pag nadala rito, takot na rin. May takot pa rin. Meron namang parang nasanay. Nasanay na, ay hindi naman ako makukulong. Mamaya uwi rin ako, bukas uwi rin ako. Wala nang takot-takot kasi pag natakot ako, magpapatalo ako sa sarili ko multo. At kami gutom. Dito nakatira si Pedro. At kung nasaan siya, nandun raw ang ligaya. Minsan po kumpleto kami, tas ano, so kumakain po kami ng sabay-sabay, tas natutulog kami ng magkakatabi, magkakayakap. Umabot na po kami sa 20 mahigit na nagsisiksikan kami dito. Iba may mga bahay,
Pero ang isip nila, dito sila masaya sa buhay kalye. Maga sa buhay kalye lang namin nakita yung totoong kaligayahan ng buhay. Hindi sa bahay namin na kinokontrol kami ng magulang namin, binubugbog pa kami. Alam naman ako lang mag-isa, one man na island, mahirap yun. Mabaliw ako nun. Alam ng bawat batang hamog ang ebanghelyo ni Pedro. Bawal ang rugby, bawal ang di maligo, bawal magnakaw ang maliit, at bawal magbenta ng laman. Inano ko sa isip ko na, ayan sabi ni Papa yan, dapat hindi natin kalimutan. Kinalimutan po nila nung nakulong si Papa. Kasi nakulong nga po ko nung nawala ako, hindi nawala nang tumutos sa kanila. Walang dumidiskarte, walang pwedeng dumidiskarte dahil nakulong ako eh. Nagpapabuhin po sila yung pokpok. Yung baga, nagpapaano sila sa iba. Tapos po gipit na gipit kami, alas umiiyak na po kami. Kaya po nag-alap kami ng diskarte. Minsan pumapayag po kami sa ganyan. Napakadaling mag-rescue. Napakadaling mag-pick up. Napakadaling manghuli, kung tawagin mo manghuli. Where are you going to bring them? Ayon sa batas, magkaiba ang parusa sa bata at sa matanda, lalo na sa mabababang krimen. Ang bawat lungsod ay kailangan magtayo ng bahay para sa pangangalaga at rehabilitasyon ng mga nagkasalang minor de edad. There should be a bahay pag-asa established in every local government unit, funded of course from the era of the city, na hindi lahat gumagawa. Iipit kami kasi nga wala kaming youth home. Sa loob ng 6 na taon, wala pa rin gusaling na itatayo ang lungsod ng Taguig para sa mga batang may suliranin sa batas. Ang naging solusyon ko ron, inihiwalay ko yung lahat ng CICL. Wala silang ibang kasama lalaki na adult. Ang adult nila makakasama is babae. Ipinagbabawal ng batas ang pagkakakulong ng bata kasama ng matanda, babae man o lalaki. Puta ako, may pinag-aralan naman ako at papano eh. Bagang mulat ako sa mundo eh. Ang iba, hindi nila nakikita yung mga ginagawa ng gobyerno, hindi nila nakikita yung ginagawa sa amin eh. Walang kwenta yun ng gobyerno para sa amin. Kahit isang request, isang suggestion lang, kumbaga isang volunteer lang na pupunta sa amin, pwede naman kayo magbago, ganun, wala. Walang-wala ako, kinurakot nila lahat. But right now, ang nakikita rin kasi namin is yung kahirapan talaga. Though not necessarily that they run away from home, but they work in the streets. Yung kahirapan, hindi ko pwedeng isisi sa paggawa ng kasalanan yan eh. Kasi may nakikita ako, mga nangangalakal naman eh, para mabuhay. Bakit natin ikakatwiran yung kahirapan? Magsikap tayo. Pag tinatawag nila yung mga magnanakaw, masakit po. Kasi siyempre, di lang naman nila alam kung bakit kami nagnanakaw eh. Mangyari kaya sa atin yung nangyayari sa amin. Na yung iba walang magulang, yung iba kapos, yung iba magugutom. Anong gagawin nila? Na wala kang mahanap ng trabaho dahil bata pa kami. Hindi kami makapaghanap ng trabaho dahil nga may record na yung mga magnanakaw. Para sa amin itong ginagawa para makakain lahat. Magnanakaw nga ako pero mano na nakawin ko, mga mayayaman. Barya-barya lang sa aming mga bakal eh. Gagawa ko, mukurot lang ako eh. Nagkukwento po ako para maintindihan nyo. Bakit namin ginagawa to. Ito ay kwento ng kalsada at kwento ng isang dating bata. Mulat ang mata, mabilis ang paa, pwedeng santo, pwedeng gago. Ikaw ay nawawala, minsan ay nawawalan, di ka naniniwala, puno ng alinlangan. Ikaw ay nanliliin, ligtas ka ba sa rehas? Bakit ka nakapiin, bakit ka tumatakas? Ikaw ay natatakot, parang walang hangganan. Ang kirot ng bangungot, di mo makalimutan. Ikaw ay nanlulumo, bilang na ba ang araw? Gusto mo nang sumuko, mundo kang nagugunaw. Hindi ako natatakot, totoo naman sinasabi ko eh. Wala naman, wala naman pero